Hi guys, God bless, good morning. Salamat sa Panginoon sa araw na ito. Ayan, narito na naman tayo sa kanyang harapan. Patuloy na pinaparangalan natin sa pinapapurihan at pinapakinggan kung ano man yung ipaalala niyo sa atin sa araw na ito. Amen. Thank you, Lord. Ayan, sabi dito sa Kolosas 3 verse 1, yamang binuhay kayo muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit at kinaroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. O yan, ituon daw natin. Ibig sabihin, kahit nandito tayo sa daigdig natin, ituon natin lagi ang ating isip o sa Panginoon. Ituon natin ang ating pag-iisip sa mga bagay na nasa langit. O yan. Kasi kung pagtananggap natin si Jesus, kahit dito tayo sa daigdig na ito, ang langit ay parang nasa langit na rin tayo. No? Dito o doon. Huwag natin intindihin yung sa langit. Dito muna tayo mabuhay. Bagay na nasa langit na nasa kinaroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. O pag nakaupo na si Kristo sa puso natin, ayan, para na rin tayo sa langit. Pag tinanggap natin siya, pinarangalan natin siya, pinapapurihan sa bawat araw. Itong ating ginagawa, guys, ng pagpupuri at pagpasalamat sa Panginoon na ayan, buhay pa din tayo. Kaya, pinupuri natin siya at pinapasalamatan. Amen. Thank you, Lord. At kinikilala natin sana kung mahiwalay nga tayo sa kanya, wala tayong mga gawa. Kaya ayan, praise God, verse 2. Hanggang 8, ito guys, sabi dito ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. O diba kahit si Jesus, kahit nandito sa taligid nito, lagi siya nakapokus sa Father God in Heaven. Yung bang pamumuhay natin ay naging mahabagin tayo, naging mabain, yung mataas ang tingin sa sarili natin, eh, hindi makalangit yun. Makadimunyo yun. Makaimpyerno. Makaimpyerno naman. Ayun, sabi sa 3, sapagkat namatay na kayo, ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Ayan. Salamat na lang sa Panginoon dito sa mga salitang ito. Kaya natin maipamuhay kung paano namuhay ang Panginoon dito na napakadami niyang dinanas na hirap, pasakit, pero lahat ng yun ay napagat pagtagumpayan niya kasi nga kasama niya ang Panginoong Yahweh. Amen. Verse 4, si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag na, nahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Amen. O dito pa lang, pag nakaupo si Kristo sa puso natin, kasi ang trono ng Diyos dito sa lupa ay mga puso natin. That's God. Ay mahayag. Nahayag sa ating buhay yung kabutihan niya ba? Mahayag din naman sa mga taong, kasi depende naman sa tao kung talagang isuko nila ang buhay nila sa Panginoon. Kasi may, grabe kasi yung pride ng tao sa daigdig na ito. Kaya, kung tayo man ay nakakaranas na yung, di ba, alam niyo yun. Ikaw magawa ng sama. Sinisikap mo nga mapabuti yung kapwa mo tapos kung ano-ano pang ihaganti sa'yo. Ay, okay lang yun. Bagamat hindi okay, okay lang. Kasi nga alam natin na sumusunod tayo sa Panginoon. Ano bang dinanas ni Jesus dahil doon sa pagsunod niya sa Father God in Heaven? Diba? Hindi ganun kadali. Pero alam natin na ang Panginoong Jesus ay kasama natin. Sa puso natin siya, nakaupo siya sa trono doon sa kanan daw ng Ama. Pag nakaupo siya sa trono, sa, dito sa daigdig na ito, sa puso natin, ayan, nasa kanan na tayo ng Ama, hindi sa kaliwa. Hindi sa kaliwa, yung istaning, laging nakaabang. Lagi tayo nasa kanan ng Ama sa trono. Jesus, ayon, verse 4, si Kristo daw ay ang ating buhay. O sadya naman, kung hindi baka tayo binigyan ng Lord ng buhay, hindi mo talaga tayong buhay. Ma. Praise God. Minsan kasi nung hindi pa natin kinilala si Jesus, di simpre, nabuhay tayo sa kamangmangan at kangalan. Pero ngayon tinanggap na natin si Kristo na siyang tumungo sa atin, sabi dun sa nabasa natin guys, kasama niya at makahati sa kanyang kaluwalhatian. Amen. O ayun. Saan natin gustong makihati, guys? Sa kaluwalhatian ba ng Panginoong Hesus o sa kaluwalhatian ng nitanim? O ayun. Pili-pili. Kasi dalawa lang naman, guys. Paulit-ulit natin. Ayun. Sabi dito, kaya patayin daw. Patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo. O ayun. Yung Espiritu ng Panginoon yung makakapatay doon. Hindi naman patayin mo. Yung mamatay tayo sa ating sarili, sabi nga, at mabuhay tayo ayon sa Panginoon, yung
yung hindi na natin pinapakinggan yung mga sarili natin, minsan puro negative yung ating iniisip o naiisip, huwag na natin pakinggan yun. Lagi ang kabutihan ng Lord ang isipin natin. O, ayun yung pamaraan para mapatay daw yung mga pag-iisip. Ayan, pag naiisip ka ng masasama o negative, ayan ay, ang napaluguran mo na si taning, kaya kailangan i-reverse natin yun, ang isipin natin yung kabutihan ng Lord. Ayun, kaya patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiapid, ayun, pakikiapid. Ayun, di ba? Meron yung nasa Panginoon ay puro pa kahalayan, pakikiapid. Karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. O yan, yung kasakiman na puro sarili mo na lang iniisip mo, hindi naman yung mahalay na yun. Alam mo, ayun ka, simbuyo daw ng kasakiman, yung mga pakikiapid lahat. Hindi daw kasi yung kalugod sa Panginoon, malamang malulugod is taning. Kaya ayan, pag napatay mo na daw yun sa pagitan ng ating banal na takot at paggalang sa Panginoon, ayan mo, wala. Makakalaya tayo sa ganong pag-iisip at pamumuhay. Ang kasakiman daw, pagsamba sa Diyos-Diyosan, iba-iba. Puro sarili na lang iniisip, nangangamkam, puro kahihiyan yung ginagawa. Minsan may asawa na siya, asawa ng iba, pinagnanasaan pa. Ayun, patay. Oh, di ba, napapatay naman talaga. Kaya tunay ang salita ng Lord, guys. Salamat sa Kanya. Purihin siya. Amen. Simbuyo daw ng damdamin. O yan, iba nagalit ka, nagsimbuyo yung damdamin mo. O ay gusto mo siyang patayin, o ay lumaban, o napatay ka din. O diba, patay. O ayan. Ay, ano be? Hello? O ayan, ayan si Keisha, guys. Gising na yung aking alamay. Yung si Keisha kasi nandito, guys. Tapos si RK nandun sa kanila. Hello, good morning. Ayan, tumaba-taba na si Keisha. O si Hi. Oh, mukha ba lang tumaba yung ay, ayan, magkakalaman na siya ng kaunti. Ayan, be, basa. Basa mo si Six. Ayan, go. Ay, siya kasi hindi na kailangan magsalamin, guys. Ay, ako yung kailangan kong salamin. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong. Mga taong, go. Ayaw pa sakop sa kanya. Go. 8 yun? O, oh, ayan. Ayun, dahil daw doon, tatanggap daw ng parusa ang mga taong ayaw pasakop sa kanya. O, tingnan mo, guys. Diba, may parusa. Pag hindi ka nagpasakop sa Panginoon, hindi ka makalaya doon sa kahalayan. Ayun, sabi dito sa 5, balikan ko lang, guys. Kaya daw, papatayin na daw, patayin na daw. Ayun, makakapatay sa mga pagnanasa ng mga simbuyo, yung pag, ano natin, pagsunod natin sa Panginoon. Ayun. Kasi dahil dito daw sa 6, dahil ang mga ito ay tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. O ayan. Pag hindi kasi nagpasakop sa Panginoon, malamang sasakupin ka ng demonyo. Ayan, dito sa 5, sabi nga dito. Kahit patayin na ninyo ang mga pagnanasa, makamundo, ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa, at ang kasakiman ng isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. O diba, pagsakim. Sinamba niyo yung sarili na, puro siya na lang. O diba? So, yung, ang lawak na nakamkam, nangangamkam pa kasi sabi ko saan daw niya ilagay yung kanyang 7 anak daw. Sabi ng apo ni Haman, o diba, nakakasuklam pakinggan. Wala tayong magagawa, ganun talaga sila kasi hindi nga sila nakakalaya sa kasakiman, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ayun, yung sarili na lang nilang iniisip. O, salamat naman sa Panginoon na itong mga nabasa natin, o naunawaan natin na mayroon talagang ganung tao. O yan, bibasa uli, be, 8. Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, poot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Oh, ayan, sabi. Sabi doon sa 8, guys. Iwasan na daw. Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, poot at sama ng loob. Iwasan ninyo ang paglalait, malaswang pananalita. O, diba? Malaswang pananalita, tunay naman. Alam naman ng Lord, ano? Parang walang pakundangan kung magsalita. Puro kalaswaan. Kaya, ayun, itakwil na daw. Ayan. Aray. On, itakwil na ba? Diba? Salamat sa Panginoon na lahat ng mga nabasa natin, may natutunan tayo at ipamuhay din naman natin. Ayan. Kaya, ayun, itakawil na daw, guys. Salamat sa Lord. Ayan, huwag na tayo lumayo. Sabi dito, verse 9, be. Huwag kayo magsisinungaling sa isa't isa sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao pati ang mga gawa nito. Yes. Oo, ayan, di ba?
Huwag daw magsinungaling sa isa't isa. O kung kapag sinungaling ka man sa isa't isa, sa Panginoon, hindi ka naman kapag sinungaling kasi alam niya yun. Ayan, Beten. Isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nabago. Nagbabago. Nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Yes, amen. Ayun, lalo natin makilala. Ito yung ating pagbabasa, lahat ay patuloy natin kinikilala ang Lord na dati naman talaga, nung hindi pa na tayo nagkaroon ng banal na takot pagalang sa Panginoon, hindi naman talaga natin siya kinikilala. Ang yayabang nga natin, ay ako lang pala, aray, o diba? Hindi natin alam na ang Panginoon pala dapat yung ating isuot. Amen. Praise God. Ayan, kailangan daw natin isuot natin ang bagong pagtao na patuloy na magbabago at magiging kalarawan ng Diyos. Na lumika sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Amen. Thank you, Lord. Ayan, kailangan natin isuot yung pamumuhay na ayon nga kay Kristo. Sabi nyo dito sa ating binasa. Amen. Thank you, Lord, sa mga salitang ito na may matutunan tayo. Hi, guys. Hello. Roma 12 verse 2, be. O go, basa, be. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Yes. Bayaan ninyo, ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Amen. Upang maunawaan ninyo ang kaniyang kalooban. Yes, so, ganun, magagawa ninyo kung ano ang mabuting kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Yes, ayun. Hayaan daw natin na huwag kayong mag-iayon sa takbo ng mundong ito. Oo nga, kasi pag-ayunan mo itong mundong ito, yung punta ka taga sa kanal, hindi sa bukal. Ayan, guys. Ayun doon sa binasa ni Keisha, Roma 12 verse 2. Ayan, huwag daw mag-iayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip daw, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Ayan, hayaan natin. Kasi siyempre yung isip natin naman, huwag natin akayin doon sa kamunduhan, kundi hayaan natin baguhin ng paano ating pag-iisip. Amen! Upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban, gayon magawa ninyo kung ano ang mabuti at kalugod-lugod at kalooban ng Diyos. Diba? Malinaw, mga kapatid. Praise God. Thank you, Lord. Ayun daw, guys, yung ating gagawin. Ayan. O, sige, basahin mo na itong ating pinagsimulan, be. Kulusas 3 verse 1. Go, basa para matapos na tayo. Okay. Yamang binuhay ang kayong muli na kasama ni Kristo. Yes. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit. Yes. Na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Amen. O, ayun. Ayun, nakaupo daw sa kanan ng Diyos, guys. Kaya salamat sa Lord sa mga salitang ito. Ayun, kailangan nakapokus tayo sa Panginoon. Focus on Jesus. Huwag tayo mapokus sa sanlibutan. Kung si mahukus-pokus tayo, madaya tayo ni Satanas. Kaya, ayun guys, tapos na pala tayo. Kailangan natin mag-focus sa Panginoon para huwag tayo mahukus-pokus. At sabi doon sa Roma 12 verse 2, kailangan natin hayaan ang baguhin ng Lord ang ating diyo at pag-iisip para huwag tayo ma-deceive ni taning. Ayun, guys. Kasi nga, naglalabanan dito sa ating puso, sa ating isip yung si taning at ang Panginoon. Kailangan daw mag-focus tayo sa Panginoon para matuloy tayong baguhin yung ating pag-iisip. Kasi hindi naman natin talaga kayang baguhin yung ating sarili. Kailangan isuko natin sa Lord para tayo nga ay magkaroon ng matiwasay na buhay sa daigdig na ito. Amen? Ayun, guys. God bless. Good morning sa inyong lahat. Tapos na pala tayo. Ayun. Shout out sa inyong lahat, guys. Salamat sa pakikinig, sa panonood. Kuya Jis, God bless. Good morning sa inyong buong sambayan. Ang saya-saya. Laging magkasama ang buong pamilya. Kaya purihin si Yahweh. Hello sa inyong lahat. God bless. Good morning. Sister Maria Victoria Sikimori. God bless. Good morning. Salamat sa pagsuporta, pakikinig ng lahat. Amen. Oh,